Sobrang ganda din, kaya po yung mga lalaki medyo hold lang po, okay? They are together with the partner po, si Captain Ronald Clemente. Ito po yung grabbing couple, powerful mentor natin ng Team Conqueror. Okay? Let's all stand up as we welcome the country's number one distributor, Best Cookie Clemente! Gosh, wow. How are you guys? Great. Are you great? Great. Are you feeling so great this afternoon? Yes. Grabe, ulitin ko, sino po mga first timers in the house? Taas pong kamay. First timers. Wow. First timers? Wow, palakpakan natin mga first timers. Wow, grabe. Sino po ang mga two timers in the house? Two timers. Umamin, no? So grabe. Anyway, grabe yung hindi ko to ini-expect ah. Parang ano ibig sabihin ng C? It means conqueror. Ah, di ba, no? So by the way, guys, I'm really so blessed and so happy to be here in front of you this afternoon. Kasi what I'm going to share with you this afternoon is something really coming from deep inside my being. Alright? So, sabi ni Mon Hondo, nakakatuwa kasi pinag-uusapan natin, sabi niya, let's go for number one. No? Let's go for number one. What I'm going to share with you is the how. On how are we going to do that. Are you ready? Yes! Are you excited? Yes! Grabe, di ba? So, anyway, as I, I'm young, I'm going to be 30 pa lang, no? But in my lifetime, I would like to say hi muna pala to my mom. Asan yung mom ko? Mama? Mama? Where she is? Ah, nag-CR. I owe everything to her. I love her so much, no? So, niyak ako. Anyway, no? So guys, this is it. As I venture in my life, na-realize ko na there are lot of things in this world that is more important than what is giving your tummy the feeling of fulfillness. Parang laging iniisip ko, what can make me complete? What's really going to make me the best of who I am? And one thing I've realized is that it is something that cannot be bought. It is something that is not readily available. It is something that you have to really work on it. Work on it. And what is that? How are you going to feed your soul every single day? Nakikita ko kasi na yung mga successful na tao, simple lang sila. They don't rely on what is really in front of them. They exert effort on how are they going to develop themselves. And since na-realize ko yon, ito yung mga naisip ko. Alright. If you want to plant 4 days, what are you going to plant? You have to plant flowers. Right? If you want to plant for years, you have to plant what? Trees. But if you want to plant for eternity, what are you going to plant? What are you going to plant? Yes. Oh, yung mga nagsabi nun talagang kayani na yan, no? Plant ideas, right? Guys, what I'm going to share with you is going to change your lives forever. This will give you a priceless legacy. As I ventured in my self-fulfillment, I've researched a lot of things in my life. I've read a lot of books. But one book is really something that gave me the sense of who I am right now. And I'm going to share it with you. So here's the story. There was a guy who is... Come on. There is a guy, right? His name is Zacchaeus. Are you familiar with Zacchaeus?
He is the famous tax collector. But all you knew is this guy just came up of the sycamore tree and say hi to Papa Jesus and I want my sins to be forgiven and that's it. But if you're going to go deep in the history, hindi ganun ang story ni Zacchaeus. So this guy made a big impact in my life. Why? Si Zacchaeus po, ang itsura niya ganyan. He has a huge head. His head is not normal. Pero, ang katawan niya ganito. Ayan. No? He's very macho. Kaya lang, ang macho lang sa kanya, yung braso. Tsaka yung this one, the tummy. But he has a very swindly legs. Ano ibig sabihin ng swindly legs? Parang may polio. And Zacchaeus is very deformed. Pag nakita mo siya, napakatindi ng pagiging handicap niya. But he became the richest guy in Jericho. Hindi lang yun, guys. Si Zacchaeus, he is orphan before the age of 5. Imagine ninyo, ang bond with you together. Totoo naman eh. Pag nakasama mo sa hirap ang mga downlines mo, sigurado ako, pati nawala sa isip niya yung problema niya. Eto matindi. Nung lumapit sa kanya si Joseph, napalingon sa kanya si Zacchaeus, siguro pagkalingon, natumba. Nabagsakan yung si Zacchaeus mo. 7 beams na yan. Ano nangyari kay Zacchaeus? Pagkabagsak, yung mukha niya punong-puno ng dugo. Eh, ikaw ba naman mabagsak ka ng 7 beams, hindi ka dumugo? Ang matindi doon, nawala ng malay. As in, eto si Joseph, ginawa ni Joseph, sabi niya, humanap siya ng tulong. May ano nangyari? Na ano siya? Hanggang sa meron siya nakitang tulong, binuhusan ng tubig, hanggang sa nagising si Zacchaeus, nakasmile. Sabi niya, sige, next mo, darling. Sabi niya, okay. Sabi niya, huwag mo na. Huwag mo na sabi niya. Sabi niya, sige, post mo lang yan. Sabi niya, ano bang kinagawa mo? Bakit binubuhat yan? Hindi mo ba nakikita na hindi mo kaya yan? Pilay ka pa? Sabi niya, nag-smile again. Ano sabi? Basahin niya to. Sabi ni Zacchaeus, how is one to know what one can accomplish unless one tries? Wow! Bakit daw? Sabi ba, natahimik si Joseph. Sabi niya, bakit mo binubuhat yan? Sabi kasi nung mga dun sa wood-doer, hindi ko daw kaya. Eh, paano ko malalaman kung hindi ko itatry? Tama ba? Yes. Tama ba? Yes. Paano mo malalaman na kaya mo ang isang bagay kung hindi mo itatry? Paano mo malalaman kung maganda si Kayani kung hindi mo itatry? Diba? Paano mo malalaman kung kaya mo maging mayaman kung kumausap ka pala, natatakot ka na mag-try? Tama ba? Sabi ko, wow! Sabi ni Joseph, oh my gosh. Para na-realize niya, ito taong pinagtatawanan ako na to. Ito pa pala eh. Ako pa pala ang mas matinding handicap. Handicap ng utak. Diba? Sometimes in our lives, we became so what? Used to what is normal. Akala mo, hindi mo kaya. Kasi yun ang normal eh. Normal na papasok ka ng opisina. Normal na gagawa ka, susunod ka sa boss mo. Hindi normal yung tatawag ka. Mag-iimbita ka, mag-pay-present ka ng product. Sometimes, because of the idleness that was input into our head, yung pagtatry na lang, ayaw mo pa. Kaya nung na-realize ko to, sabi ko, grabe. Ito pinakamatindi. Ito pinakamatindi. Sabi ni Joseph nung nakita niya. Sabi niya, sabi ni Zacchaeus, thank you, brother. I'm okay. Si Joseph, hindi makapaniwala, naglalakad. Ganyan siya. Hindi niya maiwasang, habang naglalakad siya ng palayo, hindi niya maiwasan na lumingon. Alam niyo, paglingon ni Joseph na ganun, nakita niya si Zacchaeus, binubuhat ulit yung 7 beams. Sabi
ko. Mamaya may pumunta siya. Hey! Can't you see? Your face is like it's bleeding already. Why do you have to do it again? Oh, ito na naman yung sagot ni Zacchaeus. Next. Grabe. Anong sabi niya? Brother, you read this. Nothing is impossible unless one agrees that it is. Tama, no? Niniwala ka yun? Kung naniniwala ka na imposible kang yumaman, hindi ka yayama kasi nag-agree ka eh. Naintindihan niyo? Kung naniniwala ka na ang network marketing ay para lang sa mga tao na mga walang kwenta, walang magawa sa buhay, totoo yan kasi nag-agree ka eh. Ang buhay mo, nagsisimula yan sa desisyon mo. Ang buhay mo, ha, ang success mo sa lahat ng ginagawa mo, nagsisimula yan kung nag-agree ka sa sinasabi ng utak mo. Kung sinasabi mo, imposible ako maging green diamond, imposible ako maging black diamond, yes, congratulations. Imposible, imposible ako maging double back garnet. Pwede. Diba? Kasi mo aagree ka. Kaya sabi ko, wow. Now, this is one thing that I would like to share with you. Sabi ni God, this is something that made me feel so complete. Ano sabi niya? True friends are always, are never acquired by chance. It is always, and will always, and will always be a gift from God. Yeah. Wow. So what do I mean by that? Network marketing is a very blessed business. Because in this industry, you will learn who are your true friends are. Yes! You get me? In this industry, marami kang mamimit na akala mo, hindi mo sila magiging close, hindi mo sila magiging family. But in this kind of industry, it is a way for you to cherish and love each other. Kaya huwag kayong mainip kung wala kayong downline. Anong sabi ni God? It is a gift from God. Diba? Okay. Turn to your right. And say to your right, partner, God gave me you. Nakakautang na daw eh. Anyway, di ba? So, ito nangyari, no? Next slide, no? So, nagkasama na sila. Sabi ni Joseph, sige na nga, naawa ako sa'yo. Sabi ni Joseph, isa kayo, naawa ako sa'yo. Halika na, tulungan na kita. Hirap na hirap ka. Tali na natin yan. Sabi ni Zacchaeus, nagulat siya. For the first time, meron siyang friend. O, di pumayang, tinali, ganyan-ganyan. Mamaya-maya. O talaga, nagbubuhat na sila dalawa. Sabi ni Joseph, ano ba itong sakon ang pinili ko? O yan. Tapos, sa buong pagsasama nila, because their intentions are so pure, pinalago yung kanilang negosyo. Hanggang sa lumago na lumago. Kasi during that time ng Roman period, this is history guys, ha? During that time, yung Romans, ano sila wala silang pakialam sa ari-arian, wala silang pakialam sa farming. Ang pakailam lang nila is taxes. Kung bakit tayo mayroong taxes ngayon, it's because of the influence of the Roman Empire. Yes. O, kita mo yan? Are you learning? Yes! Are you learning? Yes! O. Ngayon, sinamantala yun ni Zacchaeus saka ni Joseph. Since ang trabaho niya is magtanim ng palay or whatever ng crops, binili niya lahat na kinikita niya, nilo-roll niya into the lands. Hanggang sa si Zacchaeus, siya na ang may-ari ng 3/4 ng buong land ng Jericho.
3/4. So what happened is, lumaki na lumaki, itong ginawa niya. Grabe! Lahat ng kita ng kanyang soiling farm, no, lahat ng kanyang farm, you know what he did? 50% binibigay niya sa mahihirap. Divided equally. Wow! And ito sabi niya, na-touch na naman ako. Pasahin niyo ha. Next. Ano sabi niya? Pasahin niyo. I have been blessed with far more material goods than any single human deserved. And I was only lending a small helping hand to God in partial payment for all that God bestowed upon me. So what do I mean by that? Hindi niyo ba na-realize na kahit hindi pa natin hawak ang enough, hindi naman lang puro material yan eh. Hindi niyo ba na-realize na we have been blessed so much to have kayani in our hands? Na-realize niyo ba yun? Na we have a product that can really change the lives of a lot of people. Huwag kayong magduda na i-share to. Kasi whatever you have, if you know that it's really abundant, you have to really give it back. Kaya sa totoo lang, ang mindset nyo dapat ngayon, nag-member ako ng Kayani, naging part ako naging Kayani, ng Kayani, hindi man ako mayaman pa, at least I have something valuable na kahit pa paano matutulungan ko man lang ang Diyos na mabless ang ibang tao. This industry, especially Kayani, is something that you don't really understand the value. Ang produkto po natin can really change a lot of people's lives. And you have to realize that. Sabi ko, wow! Wow! Sabi ko, nung nakikita ko ito, halos pangiyak-iyak ko. Tapos what happened? Eto na. Siyempre, ang yaman na niya. Sobrang yaman ni Zacchaeus. What happened? Dumating sa time na nagsasabi sila, no? Eto na. Nagme-meeting sila. O ano, kamusta na yung warehouse natin doon sa kapila? O yung kapila, sabi lang ni Zacchaeus, yeah, okay naman. O nakausap mo na ba si Hafid? O yung nag-deliver sa'yo ng Persian carpet? Okay naman. Walang pakialam si Zacchaeus, bilala lang siyang natunganga. Sabi ni Joseph, mag-best friend sila. Sabi ni Joseph, what's wrong with you? What's wrong with you? Sabi niya, umabot na madaling araw, mamaya-maya, biglang umiyak si Zacchaeus. Sabi niya, ang pangit ko! Sabi niya talaga, tingnan mo! Kahit gano'n ako kayaman, ang pangit-pangit ko! Gusto ko na mag-asawa! Sino magkakagusto sa akin? Sabi niya rin ni Zacchaeus, na-insecure bigla. So ano ibig sabihin? Normal ba na ma-insecure tayo sometimes? Normal ba? Normal ba na tingin natin sa sarili natin maliit? Normal ba yun? Normal ba na pinupoison natin yung sarili natin? Pangit ka, pangit ka, pangit ka! Oo! Alam mo na yun, alam mo na yun. Diba? Bakit, diba? Pero ano sabi, this is what I've learned. Listen carefully. You are only going to be as good as the people you surround yourself. So, be brave enough to let go of those who keep weighing you down. Yes! Bakit? Yes. Tama ba yun? Yes! Bakit? During the time na dapang-dapa si Zacchaeus, na wala siyang maisip kundi insecurities niya, sa ano ginawa ni Joseph? Sabi ni Joseph, a true friend. Ano sabi niya? Zacchaeus, yan din ang tingin ko sa'yo nung una. Akala ko pangit ka. Akala ko wala kang value. Pero sa totoo lang, yung pagkatao mo na yan, mas pangit pa ako sa'yo. Sabi niya ganun. Sigurado ko yung gusto mo, gugustuhin ka yan. Hindi dahil sa panlabas mong anyo, kundi dahil kung sino ka. So ano nangyari kay Zacchaeus? Nabuhay ng loob. Ganito rin sa industriya natin. Kapag nalulungkot ka, nadadown ka, wala kang ma-recruit, hindi ka kumikita, huwag kang titikit sa negative! You have to work! Let go! Oh my God, take
niya, goodbye, goodbye, goodbye. Ganun! Why? Huwag ka nga hanap nang meron kayong pity party. Oo nga eh. Yung apply mo nga eh, ganun nga eh. Ang kapal na mukha. Diba? Wala na akong ma-recruit. Oo, mahirap ng kayani. May maintenance. Yes! Anong sabi, pipiliin mo who surround you. Because that is the secret. Gusto mong lumaki? Umattend ka ng events. Yes! Gusto mo? Kasi nakikita mo, minsan lang tayo kapag-usap ng ganito. Hindi ko kayo makausap ng heart to heart kung bakit yung energy ko attendin. Diba? Bakit? Na pag nakikita ko yung eksena, wala yan, naaalala ko sa Kiyos, nadapa, gano'n. Diba? Are you learning? Yes! Gusto niyo pa ba? Yes! Paano pa rin yun eh. Okay, now, eto na, lumakas loob niya sa Kiyos. Niligawan niya ngayon yung crush niya. Talaga, yes. I don't care, kahit puto lang aking pa. I love you. Kaya, eto na. Good news! Na-in-love sa kanya. Ang pangalan niya, Leia. Si Kings and Leia. Aldaw. So, gabi life story nila. Next mo yan. Yung ibon. Gusto ko yan, makita yan. Sino Dolores? Sobrang tagal! Nagpakasal sila. Umabot ng ilang taon. Hindi talaga mabuntik si Leia. Bakit kaya? Kasi ata yung paa-ata ang ginagamit. Sorry sa Kiyos, I respect you, no? You're my mentor. No, hindi. Ito na. One time, nag-pray siya kay God, Lord, ibigay mo naman sa akin yung what will complete me, yung hair ko. Kasi dami ko ng pera, wala mo lang akong pagpasahan ng yaman ko. Wala akong legacy ngayon. Ito na, nabunti si Lilia. Wow, grabe. Ang ginawa ni sa Kiyos, nagpagawa ng palasyo. Nagpagawa lahat, yung mga stallion, ni-ready na niya, yung kabayo ng anak niya, lahat. And this, wag mo balik, ito ba naman, excited? Yeah. Okay, ito. Nakikita mo to, yan yung very special, sabi niya. Meron siyang ginawang rattle. Okay, this rattle, ginawa ka niya. Yung rattle na yan, kung titingnan mo, merong ibon sa loob. Yung nakakulong siya doon sa hawla na walang doors. Walang doors. Ano mo sabi ni Zacchaeus? This is very special because it represents me. Sabi niya, para akong ibon na hindi makawala sa cage na to. Kasi nga, pangit ako eh. Imagine mo, kahit kano makasuccessful, anong lesson? Mayroon pa rin bulong na tanin. Ha? Diba? May tanin eh. Kahit gano'n ka, alam mo na magiging successful ka, alam mo na nakalatag na lahat, alam mo na perfect na lahat, nandiyan na sa'yo lahat, pero sa tanin, diba? So anong sabi ni Zacchaeus? It's very important to me. Sabi niya, I will give this to my child. Ito na nangyari. Manganganak na si Leia, nagkagulo yung buong palasyo. Alam niyo nangyari? Pagkapanganak ni Leia, namatay si Leia. Kasama yung anak. Oh my gulay. Sabi ko, shucks. Imagine mo, he has enough. Perfect! Lahat nandyan. Pero bakit kinuha? Ano ibig sabihin? In life, you will really never understand everything. And you have to be ready. You agree? Yes. Kaya huwag ka mali-depress. Ang galing! Nagkutakot to kikarawan ang sign up. Grabe! Grabe! Nagkutakot palawan! Isang trial pack! Naintindihan mo? Ayun nga, ganun lang. Ito nga namatay, oh. Like, oh, wow. Oh.
He mourned for 12 months. As in, unang ginawa, until one day, next please, ito na si Steve, tumayo, sabi niya, "Good morning, faithful bookkeeper." Nagulat si Joseph. Sabi niya, nagulat si Joseph. "Yes, master. How is our business?" It's plentiful, sir. Plenty and plenty and plenty. It's getting bigger and bigger. We have new wares. Okay, good. Sabi niya, Joseph, sabi niya, "I would like you to prepare the whole palace and invite all the children outside and the parents who never celebrated their birthday kasi wala silang pera. I-gather mo sila. Gusto ko sila i-gather mo on the seventh day of Nisan." Ano ibig sabihin ng seventh day of Nisan? I would like to share with you that is a Jewish calendar. It is between March and April. 7 days of Nisan, o, di ba? Actually, ito nasa history ito, pero hindi ganito yung storya. Pinadali ko lang. No? So, what happened is, sabi ni bookkeeper ni Joseph, "Sir, di ba yan yung time na namatay si ano? Pinanganak yung anak mo. Parabola na natin yan, sir." Joke lang. No? So, anyway, ito na, di ba? "Seventh day of Nisan? Sir, are you sure?" "Yes." Anong sabi ni Zacchaeus? Sabi niya, "I would like to honor my child and for all, and all the child outside." Sabi niya ganun. "I would like to honor him kasi I'm already over with my loss." So, anong ginawa niya? Ito na. Sinabi na naman niya to. Next, kinausap niya si Joseph. Sabi niya, "You know what, Joseph? One thing I realized. Read this. Memory is the only true treasure chest we possess, and in it are stored jewels of the past years." Wow. Wow. Ulitin ko, "Memory is the only true treasure chest we possess, and in it are stored jewels of the past years." So, anong ibig sabihin? What's the lesson there? Only choose the best memory and keep it in your heart. Wag na wag kang maglalagay ng memory na kaya kang sakta. Because our mind, you know, in psychology, our mind tend to realize everything that is bad. Tend to not forget everything that hurted you. But for you to be successful and be happy, what do you mean by success actually? Success is not the amount of money in your pocket. Success is not where you are right now on the top of your career. It's not that. Success is something that cannot be defined. It is something that your heart can only understand. And for you to be able to understand, to enjoy it, you have to choose what you're going to put inside. Tama po ba? Imagine mo, ilalagay mo lang sa heart mo na kapag papayin ka ng builder pa. Hindi yung mga time na hindi ka makapagpapayin. Yun ang natatandaan mo eh. Kaya ka na di-motivate. Iniisip mo eh, ano naman eh. Makita mo pala, hindi mo sign up yan. Hindi mo sign up yan. Ano na eh, gano'n na yun eh. Put the memories that will, you know, motivate you. What else? Ito ba? Dito ko na-touch. Anong sabi niya? In life, you know what, Joseph? It is grief that knits your hearts together into a stronger bond than happiness ever can. Nakita mo yan? Ang nangyayari sa atin, o sabi niya, yung grief daw ang nagbabond with you together. Totoo naman eh. Pag nakasama mo sa hirap ang mga downlines mo, sigurado ako, pati sa pag kahit anong mangyari sa inyo, hindi kayo maghihiwalay. Kasi yung support mo sa kanila, yung sincerity mo sa kanila, hindi mababali yun. Eh kung ikaw yung apply na,
apply. First timer, ha? Hindi abusadong downline, ha? First timer, apply. Baka pwede mo naman akong samahan. Ah, hindi, ayoko. Kailangan may sabong paying ka muna. First time yun, ha? Apply. Baka pwede mo naman akong turuan mag-present. Ah, bahala ka. Nek-nek mo. Kanya-kanyang negosyo. Di ba may mga ganyan? Pag nagmasign up, wala na. Tama ba? Kailangan maghirapan ka together. Hindi pwede. Nakikinabang lang siya. Hindi rin naman pwede. Nakikinabang lang siya. And now, ang network marketing sa sabay ganyan din. Hindi pwede na nakikinabang pa lang lagi. Ang buhay, it's a cycle. It's partnership. Elektos nga, may ka-partner. Diba? May black and white. Kailangan everything you do, you have to realize kung yung ginagawa mo, nag-benefit din siya. Pero hindi rin pwede na masukisla ka. Sige, ikaw na lang mag-benefit. Ako sa kanyo, diba? Hindi naman pwede pa lang ganyan. So sabi ko, this is always the second na. Okay, nandun na sila sa party. Next. Ito ako natuwa. Sabi niya, may isang bata, totoo sa kiyos, grabe. Every year, ginagawa nila yung party. As in, pinapakain mga bata, kasama mga magulang, siya yung nagpapaparty. Sa mga bata na walang kakayanin mo muna na magpaparty, ito na. May lumapit na bata sa kanya, sabi ng bata. Hi! Happy birthday to me! Sabi ng bata. Sabi ni San Jesus, hi! Kinagkinala niya. So, what's your name? Sabi niya, Nathaniel. Sabi niya, You know what? If I would have a son, his name will be Nathaniel. Grabe. Ano naman siya? Sabi niya, okay, Nathaniel. What do you want to have for today? What's your wish for today? Sabi niya, Nathaniel, tinungo yung palasyon sa Sirius. Sabi niya, sa Sirius, napaawa. If I will give it to you, where will I stay? Sabi ni Sisi Jesus, sabi ng bata, No. Sabi niya gano'n. So what is Sisi Jesus? Masyadong mapagsalita. Tinuro yung ulay puti. Sabi niya, the color. The white. Tapos pinoy yung bata yung wall. Sabi niya, kasi dati yung wall ng Jerry ko, kung dito niya yung Sisi Jesus, ang bawi. Kasi sa time na yun, di ba naalala niyo yung mga tao na sumimigil namin yung trumpet, nagbilinaw nila yung sa nag-break yung wall, di ba? So ang gulo nun yung mga tapyas-tapyas, eh syempre yung mga street children, yung sinadang lang nakikita. Nakikita nila yung sobrang dumi. So sabi ng bata, I want that one to be painted in white. Wow! Eh ang laki! Ang laki-laki wall! Sabi ni Joseph. Sabi ni Joseph, hindi na inaisip yung bata na yan kung gano'ng maiposible yung ginagawa niya. Sabi niya, ako naman! Sabi niya, kung ka mag-ihip, huwag na mag-wish-wish ka ng ganyan. Lang. Sabi ni Joseph, alam mo, sabi niya naman ni Sakayus, eh, tingnan mo yung wish niya. Ano sabi niya? Read this. Joseph? You should be quiet. Joseph, wishing is the first step toward accomplishment. If the person does not first wish, then he will never make plans to achieve anything. When you wish you ba na maging diamond someday? When you wish you ba na maging double black diamond someday? It is not bad to wish. Nag-realize, mahilig kasi ako mag-wish. Yung pero sarili ko lang, hindi ko ina-announce. Lagi kinakong sumusigaw. Nung bata ako, gumawa yan, mama ko alam yan. I was only in high school. Nilagay ko yung wish ko magkakaroon. Wish ko magkakaroon. Maraming aso. Oo, totoo yan! Wish ko magkakaroon. I was in high school. Sa sobrang sinasabi ko yung wish ko magkakaroon. Tapos nagugulat ako. Namamind na pala kayo kunin yun. Kaya ay alam niyo gawin. Mamahal kayo. Mabawish kayo. Huwag kayo yung pagod. Kasi nangyari sa inyo, nasasay kayo sa
ginagawa niyo sa buhay niyo? Pagpasok sa umaga, kape, computer, si boss papasa ng paper. Wala lang wish. No? Pagdating ng sweldo, dadaan lang, tapos ibibigay Judith. O Judith? Ano yung Judith? Judith? O, di ba? O Judith? O Judith? O, di ba? O. Kaya yawawa na. No? So we have to, you know, be like a child. We have to wish. Because to say that, are you learning, guys? Are you learning? Now, okay, eto na, di ba? Ginawa niya sa Kayus, sabi niya, your wish will be done, Nathaniel. Sabi niya, sabi ni Joseph. Ganyan. Ano nangyari? Simula nung pinitingin lahat ng walls ng Jericho, pati na yung sasasasuri, punta kayong Jericho, puti yung wall. Totoo yan. Bakit? It's because of the history of this guy. Puti. So sabi niya, eto na, sumikat sa Kayus. Ah, ganda-ganda-ganda-ganda-ganda ng Jericho. Ano nangyari? Eto, next. Kilala niyo siya? Sino siya? Si Pontius Pilate. Biglang bumisita si Pontius Pilate. Siya kasi yung pinaka reigning ano doon, yung pinaka boss during that time. At bibihirang pumuntang isang Roman sa isang Hudyo, no? So pumunta si Pontius Pilate, greetings Zacchaeus. How are you? Ayan, ganyan. Nag-usap sila, nag-dinner sila hanggang sa dumating sa point na sabi ni Zacchaeus, "Sir, What's bakit po kayo nandito? Ba't po kayo nandito? What can I do for you?" Sabi ni Pontius Pilate. Zacchaeus, may sakit na si Kim Hinares. Ano sabi niya? The chief publican is now sick. Sabi niya, "I would like you to become the next tax collector." Sabi ni Zacchaeus, "What?" Sabi niya, "No." Sabi niya, "I cannot be." Sabi niya, "Bakit ako? Hindi ko kaya yan. Namimigay nga ako ng pera. Kukolektahin ko pa yung pera nila. No! Cannot be!" Sabi ni Pontius Pilate, "No! It is done! You are the one that I've chosen." Sabi niya, "Bakit ako?" Sabi niya, "Zacchaeus." Sabi niya, "Unang-una, kaya ikaw ang pinili ko kasi hindi ka matitreten magnakaw. Kasi mayaman ka na." Sabi niya, "Pangalawa, hindi mo ba naisip ang galing din magmanisip ni Pontius Pilate?" Sabi niya, "Hindi mo ba naisip na napakadaming publisya na nagnanakaw? Kailangan ka doon para ayusin yun." Eto naman si Zacchaeus na ano, na uto. "Ah, oo nga. This is my journey." Diba? And then he said yes. That's why he became the tax collector. And what happened with him during his tax collecting years? Na-depress siya. Kasi araw-araw nakikita niya, ang daming magnanakaw. Lahat ng magnanakaw na nakikita niya, ano ginagawa niya? Pinaalis niya sa sobrang dami, natututo na siya magtanim ng galit. As in. Ngayon, ano nangyari? Go back. Ayan na. So this is the thing that you knew in Luke. Right? So what happened? Nung time na nagko-collect na siya ng tax, biglang may dumating na isang lalaki sa kanya, sabi niya, "Zacchaeus, there is a man coming. His name is Jesus." Ganyan. "Gusto ko siyang makita." Sabi niya, "Grabe, pinapalakad niya yung mga patay." Ganyan. "Na si Lazarus, siya yung chismis." Na ganyan. Sabi niya, "Zacchaeus, talaga? Dadaan siya dito?" "Yes." Eh di ba si Zacchaeus, maliit ang paa, eto na, lumabas si Zacchaeus. Sabi niya, hinahanap niya ang daming tao. "Messiah! Messiah!" Si Zacchaeus, wala na siyang, hindi niya na nakikita kasi pandak siya. Maliit yung paa. Anong ginawa niya? Umakyat siya ng sycamore tree. Anong makikita niyo dyan? What is the learning process there? Sabi ko sa sarili ko, "Wow! The richest man of Jericho is so humble enough na wala siyang pakialam na ma-embarrass siya." Nakita mo? Ang mga taong humble, wala silang pakialam sa sabihin ng tao basta alam nila kung ano yung what's coming in their heart. Bakit? Imaginin mo, umakyat siya, pinagtatawanan siya.
Anong sabi niya? Bakit yan? Tinan mo parang tango. Umaakyat. Nakangkahiya. Bigot, tinan mo, naka-boxer shorts pa na polka dots. Oh. Sabi nga lang, sabi niya, wow! Pero no, you can see, napaka-humble niya. Wala siyang pakialam kung ano niya, bakit. He wants to really know. He wants to really understand something. If you want to understand something in life, you have to do whatever it takes. Yeah. Tama ba? Nakita niyo yan? If you want to achieve something, you have to do whatever it takes. Even if it will embarrass you till death. If you really want to be successful. What happened? Ito na. Okay? Nung nabalitaan niya, to cut a long story short, nakita siya ni Jesus. Ito nakakagulat, kilala siya. Anong sabi sa kanya? Sa sobbing crowd, Zacchaeus, go down. I want to stay in your house. Nagulat siya, ba't siya kilala? O anong ibig sabihin? I don't know what your religion is. I don't know kung Muslim ka, Buddhist ka, Hindu ka, Christian ka, Catholic ka. But this is one thing I'm certain. Tingin kayo sa taas. Tingin kayo sa taas. Pag tingin mo sa taas, iisa lang nakikita mo. Tama? Anong ibig sabihin? Iisa lang ang Diyos natin. And that God knows you very well. Kita niya? You have to cling on Him. You have to talk to Him, your heart's desires. Because He will be there always to know you better. Kahit sino pa nakapaligid sa'yo. Okay? Now, eto nangyari. Nung nalaman niya na kinusipay si Jesus, hindi siya nabigla. Kasi sabi sa kanya, kininto ko na yan. Kininto na sa kanya ni Jesus eh. Sabi niya, pag naku-crucify daw siya, makikita, hindi daw makikita yung bangkay niya sa tomb niya. So sabi ni Joseph, o anong gusto mo gawin ngayon nung nalaman na? Okay, Joseph? Nagsulat siya. I resigned. Nag-resign siya sa publisya. Nag-resign siya. Pinadala niya kay Pontius Pilate. Resign na ako. Eto na, pag-uwi ni Joseph, yes, okay, nasend ko na yung resignation mo, effective today. Sabi ni Zacchaeus, okay, Joseph, we are not done yet. Come here. Yan gano'n. Alam mo, ginawa ni Zacchaeus, ito yung pinaka-crazy. Ang ginawa niya. Joseph, bukas na bukas, pagising mo, lahat ng ari-arian ko, ipamigay.